Hello, Fire Signs! Welcome to Like a Tarot. Alamin natin ang malakas na energy ng mga Fire Signs. Kung kailan mo napanood ito, yun ang start ng one-week reading para sa'yo. Reminder lang guys na ang reading ko ay general reading at guide po lamang. Hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. No personal reading, no private reading, no donation, at timeless reading po ito. Ikaw na bahala magpalit-palit kung si person o ikaw. At saka guys, huwag niyo po ipilit yung reading ko kung hindi po resonate sa inyo. Thank you! Alamin natin ang message ng person mo gamit ang personalized cards. Angels and guides, please guide us. Ano ang malakas na energy ng mga fire signs? Ayan, ito yung una niyang message. Single ka ba? Mukhang hindi na nga siguro talaga kayo nagkikita. Kasi hindi na siya updated sa'yo eh. Ito yung next. The best part of me is you. Nasa isip niya itong message na to, kaya gusto kanyang suyuin or susuyuin kanya ulit. Alamin pa natin yung ibang message niya. Gamit itong personalized cards. Bakit kaya kayo nagkahiwalay? Ito yung next. Jealous. May nagselos pala. Yun yung naging dahilan, selos. Baka meron naman talaga dapat pagselosan. Ayan, ito yung hinahanap ko kanina. Lumabas na to eh. Ayan, ito yon. I need you. Ito yung nasa isip ng person mo. Alamin pa natin gamit ang mga tarot cards kung magkoconnect ba siya. Minsan ay iba yung kwento, kaya sana po makasunod kayo. Ikaw na lang tumukoy kung sa past, present, or future ka na ng reading ko. Ito ang mga cards mo para sa past. Ang The Hermit in reverse. Death, upright, at Seven of Cups, upright. Itabi ko lang itong mga cards. Sa past mo, nagkaroon ka ng matinding kalungkutan. Pero ito yung card mo na nagsasabi sa'yo na kailangan mo nang ibalik yung dati mong lakas. Pero sa ngayon, kahit na ibinabalik mo yung lakas mo unti-unti dahil sa mga negatibong nangyari sa'yo, hindi ka nag-expect ng magiging magandang resulta. Basta tuloy ka lang sa kung ano yung ginagawa mo, kahit na may takot ka or nag-aalinlangan. Pero ang ilan sa inyo, patuloy pa rin umiiwas sa kung ano yung dapat na hinaharap na problema. Pero kahit anong gawin mong pag-iwas, kung kailangan mo nang sumunod sa next chapter ng buhay mo, ay wala ka rin magagawa. At magkakaroon ka ng napakaganda, maraming chances na transformation sa next chapter ng buhay mo. Ang next chapter ng buhay mo ay maraming blessing at ito yung chapter na magpapatibay sa'yo. Sinasabi dito sa cards mo na kailangan mong mag-move on ng mag-isa. Ang ilan sa inyo na single, hindi ka pa interesado na magkaroon ng love life sa ngayon. Siyempre, yung sitwasyon mo, hindi ganun kadali. Pero, it will end. Kailangan mo lang pag-isipan yung mga choices na darating sa'yo. Kasi, magaganda itong offer na ibinibigay ng universe sa iyo. Kasi yung last card mo, ano yan eh, hindi siya matatawag na positive or negative. Depende sa pipiliin mo na darating na pagkakataon sa iyo. Kaya kung magkaroon ng pagkakataon sa iyo at pipili ka, piliin mo yung kailangan na kailangan mo. At yung tingin mo na magiging happy ka. At saka ang ilan sa inyo na nasa relationship, pinapapili ka kung mag-i-stay ka ba sa person mo or hindi. Ang ilan sa inyo, ang advice ng card ay kailangan kilalanin mo yung person mo kasi hindi lahat sa inyo na fire signs
ay yung person mo ay seryoso sa'yo? Kasi ang ilan, mas pinapriority pa ang sarili or ang work. Ito naman ang mga cards mo para sa present. Angels and guides, please guide us. Thank you. Ito yung mga cards mo. Ang Queen of Swords upright, the Chariot in reverse, at King of Wands in reverse. Ikaw na lang magbaliktad ng sitwasyon kung si person mo ito o ikaw. Ang advice sa'yo ng mga cards, kung alam mo na yung sitwasyon ay magbibigay lang o magdudulot ng drama sa buhay mo, ay huwag kang makisali or huwag mong pasukin yung problema na yon. Ipinapakita rin ng cards na ang ilan sa inyo may person na nanggugulo sa relationship nyo ng person mo. Yung person na yon ang magiging dahilan nang hindi nyo pagkakasundo at mauuwi sa hiwalayan ang relationship nyo ng person mo. Ang kailangan mong kausapin, hindi yung nanggugulo, kundi yung karelasyon mo, kung ano ba yung nararamdaman niya para sa iyo, para alam mo kung saan ka sa sitwasyon. Alam niya guys, kung ang relationship nyo ay toxic, kailangan mo itong alisan na. Kasi may mga magandang pagkakataon sa iyo, kaya lang itong person na ito yung nagiging balakid. Kailangan mong matutunan at tanggapin yung mga bagay na hindi dapat nag-i-stay sa buhay mo. Tsaka alam nyo ba na maganda yung kapalaran nyo? Ikaw lang ang nakakapag-delay sa success at happiness mo. Yung buhay natin, parang tunnel, na yung pinakadulo may ilaw doon. At yung ilaw na yon ang naghihintay doon, yung mga taong sumusuporta sa'yo, ang family mo at friends mo. Tsaka yung mga negatibong sinasabi ng person mo sa'yo, huwag kang mag-alala, dinidescribe lang niya yung sarili niya sa'yo. At tsaka kapag dumating yung araw na nakapag-decide ka na na mas pinili mo yung sarili mo, mas lalong magagalit itong person na ito sa'yo. Kasi yung mga sinabi niya sa'yo na hindi magagandang salita ay magiging positibo sa iyo. Tsaka ang galaw ng Diyos ay yung mga bagay na makakapagpasaya sa iyo. Pero kapag hindi ka masaya sa nangyayari sa buhay mo, hindi yun pang Diyos. Ibig sabihin, kailangan umalis ka na dun. Kung ang ilan sa inyo gusto nyong magstay sa person nyo, nasa sa inyo yan. Choice nyo yan. Ikaw yung nasa sitwasyon, kaya ikaw yung mas higit na nakakaalam sa problema mo. Kasi guide lang ito. Pagdating sa career or relationship, huwag kayong masyadong magbigay ng comment or mag-overreact sa sitwasyon. At kung gusto mong sagutin yung komento sa'yo, kailangan sagutin mo ito ng kalma at may pag-iingat. Ang ilan sa inyo, healthy ka naman. Pero kung may emotional baggage ka, yan ang magdadala ng sakit sa katawan mo. Kaya katulad ng sabi kanina, kailangan mong mag-let go at mag-move on. Ito naman ang cards mo para sa future. Knight of Swords upright, Eight of Wands upright, and Page of Wands upright. Ang ilan sa inyo, ang person mo, hindi siya nagtatago ng emosyon. Kapag malungkot siya, malungkot siya. Kapag naman galit siya, galit. At saka itong Knight of Swords ay warning sa iyo na kapag yung person mo ay madrama or marami siyang trouble na dala sa iyo, kailangan mo itong iwasan. At saka ang advice ng card sa iyo, oo, may hindi magandang pag-uugali itong person mo. I-apply mo sa sarili mo yung ibang pag-uugali ng person mo, yung tingin mong makakabuti sa iyo. Ang isa doon ay yung hindi dinidibdib ng person mo yung mga problema o sitwasyon na nangyayari sa kanya. Huwag mo lang gayahin yung pagbaliwala niya sa sitwasyon. Kasi ang ilan sa inyo, masyado mong dinidibdib yung sitwasyon, nagfo-focus ka. Na ang dapat mong gawin para makapag-isip
ng solusyon ay yung magpahinga muna. Halimbawa, isang araw, tapos kinabukasan, saka mo isipin para hindi mo didibdibin yung nangyayaring problema at hindi makaapekto sa iyo. Ang ilan sa inyo, malaki ang parte sa buhay mo, yung social media. Kasi doon ka nagkakaroon ng communication para sa family, friends, at sa person mo. At saka'y pinapakita rin sa cards mo na merong good news na darating sa iyo na magmumula sa kakilala. Pwede itong business, trabaho, or blind date para sa mga single. At ito yung bagong direksyon na tatahakin mo sa buhay mo. Kung hindi naman good news ang matatanggap mo mula sa ibang tao, pwedeng message mula sa taong nagkaka-interes sa'yo. Iba na ang panahon natin ngayon, hindi tulad ng dati na ang lalaki ang nagpropose. Ngayon kahit babae, nagsasabi ng totoong nararamdaman. Ito naman ang card mo para sa advice kahit marami na akong nasabi. Para mas lalong mag-guide ka. Tsaka marami kasi kayong fire signs. Ang mga cards mo ay 3 of Cups in reverse, 10 of Cups in reverse, at 7 of Wands in reverse. Ang advice sa'yo ng mga cards ay kailangan mong maunawaan at malaman kung ano ba talaga yung relationship niya ng person mo. Ang advice ng card ay huwag kang mag-expect sa mga bagay na wala pa or hindi mo nakikita o nararamdaman. Kasi ito yung magdadala ng heartbreak sa iyo. At saka huwag kang padala sa mga pagtatalo or away, lalo na sa social media na hindi mo naman nakikita or hindi mo kilala. Kaya kailangan mag-ingat. Sa health, ang ilan sa inyo ay healthy. Ang ilan naman ay sobra mag-isip kaya nagkakaroon ng sakit. At ang ilan naman sa inyo, dahil masyado kang exposed sa labas, magkakaroon ka ng disease. At ang recovery mo ay medyo matatagalan. At saka sa may mga malubhang sakit, kailangan meron kang stock na gamot. At kung maaari, magmask ka kahit nasa loob ng bahay. Kasi medyo delikado ngayon eh, kahit hindi ko hulaan guys, malalaman nyo yun. Kaya, doble ingat. Ang ilan naman sa inyo sa career, nagpaplano kung mag-a-abroad or palalawakin ng business. May mga ganon na fire signs na nag-iisip. Na sobrang positive ang dala sa iyo, na kahit ang nakaharap sa iyong sitwasyon ay negatibo, positibo mo itong hinaharap. Ang ilan naman sa inyo na naghahanap ng trabaho, kung ano yung trabaho na mahanap mo sa ngayon, yun lang muna ang gawin mo kesa sa naghihintay ka. At syempre, ang importante sa lahat, gawin mo yung mga bagay na makakapagpasaya sa iyo. Siya nga pala guys, marami pong salamat ala. Lumipad na. Marami pong salamat sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. At pati na rin po sa mga nakikinig at nanonood. San man panig kayo ng mundo, ingat po kayo palagi. At saka dalawa lang ang social media account ko, ang YouTube at TikTok. Wala po akong MP3 na pwede nyo mapakinggan. Wala po. Surrender. Stop trying to control life. It gets in the way of divine intervention. Love. Love people. Love them with all your heart. Just be sure to love yourself first. Breathe. The calmer you are, the more time slows down, and the easier it is to get everything done. Alamin naman natin ang angel number mo. Success is coming. Type yes if you are ready. 3. Indication that source of love and wisdom are nearby and yours to benefit from. 11:11. Your deepest desire are waiting for you to manifest them into reality.